Dahil gumawa na naman siya ng kabulastugan sa hearing, eto, nagtayo siya ng kadiwa sa bilibid. Ano ang senyo? Natamimi kayo, ano? Kadiwa sa bilibid, saan ito ginanap? Sa loob o sa labas? Ano to, hinalo nyo yung mga normal na tao sa mga PDL? Ano klaseng tao to? Atin tong kadiwa, grabe ha, mahal na mahal talaga. Mahal na mahal talaga ni BBM ang mga, ano ha, ang mga preso. Ito na naman si Katapang, nakasundalo. Nakapansundalo pa si Katapang, wala namang gagawin matinuyan dyan. No? Plain. Ang tapira naman yan. Natin. Mabot na sa Bilibid Compound ang Kadiwa Store. Yun nga lang, walang tindang bigas at may kamahalan daw ang sibuyas at kamatis. Eh, ikago ka! May Kadiwa Store, pucha. Nagtayo si Katapang ng Kadiwa Store, mas mahal pa kaysa sa palengke. Sa opo, magaling nga magbait-baita, lalo sa babae. Walang hiya ka, Katapang, wala ka nang ginawang matino talaga. May palengke naman, ba't nagdagay ka pa ng kadiwa dyan? Para kang wala ka nang magawa no, sa buhay mo. Bastos ka! Ang Kadiwa Rolling Store ng Department of... Ini, ano, tesi-tes. Boss Dada, ask ko lang. Sino ba sisisihin natin sa nangyayari sa ating bansa? Sino ang may mali? Ang may mali po, tayo eh. Tayo, yung bumoto. Kasi yung bumoto, ayan yung binoto nila, puro palpak eh. Sinabi na ni Tatay Digong yun eh. Pag yan pumalpak, pag yan nagnakaw, bahala kayo. Sabi ni Tatay Digong, ayoko dun sa leader na, sa weak leader, spoiled, at may excess baggage. O, hindi kayo nakinig, eh, binoto nyo pa rin. Ayan, yan yung 500 na binigay sa inyo nung election. Yung mga libo-libong pinagbibigay sa inyo nung, ano, nung botohan na. Ayan na yun. Cheers! Agriculture na nasa compound na rin ng Bilibid. Ito ang naisip na solusyon ng Bureau of Correction para tugunan ng problema sa supply ng pagkain ng mga preso. Ayon sa Bucor, hindi lang daw mga PDL ang makikinabang dito kundi pati mga residente at empleyado sa Bucor Reformation Center. Ang PDL, pwede sila sa IPX umorder nito. Mamimili yung IPX ng request ng mga PDL kung anong... Hindi ko akalain na mapaghahandaan ko ang mga ganitong sitwasyon. So akala talaga ni Katapang, no? Ala talaga niya, napakaganda ng mga idea niya. Mantakim. Alam mo, ang trabaho ng ano, ang, mapapamura ka talaga eh, mapapamura ka. Sabi ko sa'yo, pag nakikita ko yung mukha nito ni Katapang, parang feeling ko, ano, naging summa cum laude, magna cum laude, lahat na ng cum laude nakuha ko. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Sobrang tanga nito. Mantakin mo, happy ka ng Bureau of Correction. Hindi mo trabaho yan, Katapang. Ano ka ba naman? Ang trabaho mo, sir, yung mga preso, alagaan mo. Huwag mong patakasin ginagawa mo sa buhay mo. Ba't ka nagtayo ng palengke dyan? Anak ng pucha, tatakbo ka ba sa eleksyon? Gusto mo bang makulong ka? Mantakin mo, ha? Ikaw lang. Ang ano, ang hepe na pucha nagpalagay ng kadiwa, nagpalagay ng palengke. Pucha, hindi ikaw may-ari ng ano, ng buong Muntinlupa. So hindi totoo 'yan. Walang hiya to si Katapang kahit kailan talaga, pucha. Oh, hindi ba trabaho mo ba 'yan? Ano ba ang trabaho ng Bucor Chief? Unyemas na 'yan. Trabaho mo ng Bucor Chief na maglagay ng mga palengke? Ah, tano trabaho ba ng Bucor Chief na puta ang tibay din ng mukha nito, no? Hindi ko maintindihan dito sa media, parang mga ulaga na din, no? Ako babatikusin ko yan eh. Ayun, galing mo pala, no, Katapang. Pucha, baka mamaya nagtitinda ka rito, yung mga tao mo nakakatakas na naman, ha? Pucha, no, nakaraan yung Kalapati. Sa ngayon, nagtinda ka pa dyan. Hindi, iba na to. Baka mamaya niya, magulat ka yung mga namimili dyan. Akala mo namimili pa, yung pala nakatakas na preso na. Hindi, di ba? Trabaho niya ba to? Ano ba to? Kasama ba to sa mandato mo? Kasama ba to sa job description mo? Ay, ikaw may kasalanan. Mo, ano na siya, no? Desperado na siya to yung parang pabanguhin yung pangalan niya. Sir, sa mama, sa paano pa lang, hindi na pwedeng bumango yung pangalan mo. Doon pa lang, lubog na lubog ka na. Sa impyerno ka, sigurado mapupunta eh. Kapag namatay ka, sir, sa impyerno ka mapupunta, maniwala ka. Ikaw ang babuti! Ha? Sa lagay na yan? Ikaw ang
Oh, sabi nga ni Dave Tibon, trabaho ng DTI yan ah. O paano, bibili sila tapos lulutuin ng mga preso? Opo. Kasi po, meron po nga silang pera doon. Yung mga preso, meron silang pera. Yung mukha ni Katapang nando doon sa pera na yun. Hindi niya matake yung mga ginagawa mga kabulastugan. Nabilib ako sa'yo. Sigurado ako tawa ng tawa si Bantag kung saan man siyang kuweba nando doon nagtatago. Sigurado ako tawan-tawa siya sa pinaggagawa mo. Kain gusto nila. Oh, wala kasi kaming talipapa dito. Magulay, brutas, karne ng baboy. Ina. Wala kayong talipapa dyan. Pucha, hindi mo problema yan. Hindi mo problema yung talipapa dyan. Pucha, hindi mo trabaho yan. Tumawag ka sa kapitan. Yung kapitan ng barangay, siya ang mag-set up ng ganyan. Hindi ikaw, buwisit ka talaga. Nagigil ka. Mano, ang karamihan sa mga ibinibenta sa kadiwa sa murang halaga. Meron ding sibuyas at kamatis. Yun nga lang, may kamahalan. Inabot pa rin ito ng may 100, iba? Sabi mo, mura na to. Eh, mahal pa rin. Ito, binili ko ay, kwan, kalamansi at kamatis. Ang kamatis, 200 ang kilo, mahal na. Pero walang tindang bigas sa kadiwa. Nag-start pa lang po ito. Kaya nga po, ay sinabi niya. Wala pa nga, ito pa lang, ipisa lang po ito. Puta, ina, Katapang, ang gulo-gulo ng bilibid, sabi mo, di ba? Ang dahil problema ng bilibid, pucha, inuna mo yung palengke, buisit ka. Mga hinuli doon. Kaya katawa ka to, katawa, tawa, raw. Ang katawa ka to, katawa, tawa, raw. Kaya katawa ka to, katawa, tawa, raw. Baka may tinitinda daw itlog ng kalapati niya, nasabi ni Mike Naria. Ay, Diyos mio, Katapang, pucha. Ibang klase, sabi ko nga eh, pucha, tinatanggal niyo yung mga matatalinong usek dahil taliwas sa ano niyo, mindset, pucha. Ito, so ito ba mindset niyo? Ganito ba mindset niyo? Nuro ng Bucor na magtayo ng warehouse sa labas ng Bilibid na magiging bagsakan ng bigas mula sa Nueva Ecija. Ina, antindi mo, Katapang, so Bucor chip ka, tapos gusto mong magtayo ng warehouse para may bagsakan nang bigas, border ka na din? Ano yan, Katapang, mag-hoard ka ng bigas? Ang trabaho mo, sir, ulitin ko ha, ang trabaho mo patungkol sa mga preso. Pucha, hindi ka dapat involved sa mga ganyang agriculture. Bakit ikaw ang sumusuporta sa problemang agricultural? Eh kung ganun pala gusto mo, di sana doon ka sa Department of Agriculture na ganun nag-apply. Inaabala mo oras ko, bilang gamang motor ko. Ay, lakas ng tama ang putya. Tatawagin itong pambansang bagsakan ng bigas sa Muntinlupa. Magtatayo rin. Ina, pambansang bagsakan tas Muntinlupa. Tindi ng topak na ito, matandan to, no? Dito ng permanenteng Kadiwa store. Nagpagis, akala niya meron talaga siyang nasolusyonan, no? Pucha, akala niya napagaan niya yung buhay ng mga Pilipino. Puta, tatakbo ng senador to sa 2025. Magpustahan tayo. Napakahusay. Dito lang po sa Pilipinas. Kung saan, ang happy ng mga kulungan. Siya na rin po ang happy ng mga palengke. Very good. Palakpakan natin si Katapang sa kanyang effort. A for effort. Puta, hindi mo nga magampanan yung trabaho mo. Yung ibang trabaho pa yung ginagawa mo. Hindi mo nga alam kung paano aayusin yung ano eh, aayusin yung Bilibid, pucha, pero problema mo pa yung problema natin sa agrikultura, animal ka.